drop it. And we are back, guys. So, matagal tayo nakapagpahinga dahil naging busy sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, mag-focus tayo ngayon sa patch notes. So, bago tayo mag-start, and please like and subscribe para support na din. And ayun, para maging updated kayo sa mga panibagong video. So, dito pala is unahin ko munang ibigay sa inyo na update is goodbye refunders na. So, bali, wala nang refunders. So, may iwasan lang. Pero, sa ngayon is, yung may mga green diamonds kasi is, ayun. So, bali, sa mga, ano na, I mean, bloated na yung green diamonds sa inyong server. Ayun. So, bali, huwag nyo na lang siyang bilhin kasi temporary disable ng Nexon or yung mga developers yung blue diamonds to green diamonds. So ayun, ayun pa lang yung ano action nila dahil hindi na maiwasan yun eh. So dito yun. So bali ayun, wala na yung green diamonds na ano dito, parang category nila. So ayun, and syempre nakita nyo naman na hanggang level 100 na yung ating leveling. Then in isa pa sa mga magandang in-update is itong specialization. So dito madali lang naman siya mag-gets. So kailangan mo lang nung materials na nandito. So ayan. So bali, once na meron kayo niyan, click niyo lang yung enhance, then magkakaroon kayo ng 10 points. So magagamit niyo 'yan dito sa allocate. So ayan. Pili ka kung ano yung gusto mong unahin na dagdagan ng ano. So yan, nasa inyo yan kung anong build nung character nyo. So parang ito is para ka na naglalagay lang ng stats, parang strength, dex, parang ganun. Kung anong gusto mong unahin. So ang suggested ko diyan is titingin kayo dito. Wait. Yan. Kung ano yung parang kulang nyo sa akin kasi is kulang sa akin yung critical. Then ayun, ang build ko kasi dito is penetration and critical damage. Yung critical damage, bali kinuha ko lang siya through sa mga pet na buff, mount buff, and sa mga awakes. So ayan. Then yun, so bali critical siguro ipo-focus ko. Then napansin nyo meron ng integrated skills. Ayan, may kita nyo naman dito din. So madali lang naman siya mag-gets. Click nyo lang yung ano nyo, avatar. Ayan. And then sunod na binago nila is itong Dragon Jade Modification. So dito kasi nabasa ko sa patch nila yung Dragon Jade Modification. Once na meron kayong higher na jades like this, bali pwede, bali pag unique ata to, parang gagamitin mo to para maging dagdag additional 10 to 15 levels para maging legend ancient jade. And then ayun, dun mo lang siya magagamit. So yung cost nito ata nakita ko is 255 plus, so mga ganun kataas. And then ayun, ang sunod is natin is yung saan sa ano na. Ayun nga, so bali meron na bagong nest which is yung Gigantes and Scorpioness. So ayun, bali may panibagong nest. So bali ang suggest ko din doon is sobrang ganda nung awakes nung Scorpion pa ata yun. Or ito yung Gigantes. Sobrang ganda yung ano niya, nung awakes niya. Kasi stun eh. Ito yung pinakakailangan ko, kumbaga. Stun, then penetration and critical damage. Ayan, diba? Malaking bagay yan. Then dito kasi sa ano, magandang bagay din. Dahil silence, resist, and critical damage. So, itong dalawang to, sobrang ganda niya na awakes. Bali, gawin niya tiglima or isang full set or yun. So, bali, nasa build niyo pa din yan. So, bali, dito kasi is focus muna tayo sa patch note. Then, merong bagong darkness
which is yung Tarion na NES. Dahil sa ngayon is hindi ko pa ma-access dahil hindi ko pa natatapos yung mission. Nga pala dito, if yung sa specialization, hanggat hindi niya inumpisahan yung main quest is hindi siya ma-open. So ayun, parang level 70 siya eh. Kung bago ka makapunta ng Angry Coast, dun pa lang siya ma-open. So ayun, then may bago tayong Dragoness, yung Desert Dragon. So siguro level 100 yon. So ayun, sobrang halaga na mag-level 100 ka kayo kagad. Then nagbasa-basa ako ng patch notes. Ang top na magawa attention sa akin is yung doon sa inadjust na nila yung effect ng silence. Kasi dati, once na ma-silence ka, hindi ka makapag aerial, counter, and dry skill attack. So, ngayon, pwede na. So, ayun. So, bali, talagang makapalag na kayo sa mga silence effect. So, ayun. So, bali, ang mahirap lang dito is kawawa yung mga ano mo, yung mga dependent sa silence. So, bali, easy to counter na sila. Lalo na kung maganda yung pagkakagamit nung mga yun. So, good news sa mga cleric dyan is adjusted na ulit yung inyong reflect damage. Increase damage lang, pero yung effect niya is ganun pa rin. Pero in-adjust lang yung damage. So, kahit pa paano, may kwenta na ulit siya. And then, isa sa pinakamagandang update nila is yung Guild Conquest, which is tuwing 10 PM yun. Then, next, itong Guild Master Shop. Itong Guild Master Shop na to, kung meron kayong galanting Guild Master, is panalo to. Dahil, di naman porket Guild Master lang ang makaka-access nito is siya lang may kinabang. Hindi yun. So, bali, lugi pa nga siya. Kasi, itong Guild Points is siya lang yung nababawasan. So, ayun nga. Tapos, iba pa mahagi niya pa sa inyo. So, maganda to. Depende sa guildmaster nyo. Kasi, kung gaano kasi pag din yung guildmaster nyo. Diba? Maswerte kayo. Kasi, ang pinakamahalaga ata dito nakukuha yung mga FTG potion. Yung rainbow. Kumbaga, parang gold kasi. Yung rainbow gift pack. And, yung mga Dragon Resurrection Scroll, yung violet nito. So yan. And then isa pa is hindi ko pa ma-access kasi dito yung sa guild storage. Yung sa guild storage kasi ang maximum na gift na niya is ano na 100 person na yung pwede niya mabigyan or 100 times niya nang pwede bigyan. So dati kasi 'di ba parang 20 plus, 30 plus lang. So ngayon 100 na. So, ayan. So, hindi na problema yung mga guildmaster na mamigay ng mga pasahod nila sa kanilang members. So, ayun yung mga malaking bagay talaga na in-update nila. And, merong new map na aanin natin, which is yung Angry Coast, Tel Numara, and Ruins of Time. So, ayan. Bali, kompleto na yung episode 4 na chapters. So, bali, chapter 1, yung Anu Aurora, chapter 2, Sanorat, and chapter 3, yung Angry Coast, and so on. So, ayun. Then, ayun lang naman yung mga mahalaga nyong tatandaan. Then, nga pala, bago tayo magtapos sa video na to is, kailangan ko lang ng inyong suggestion kung ano ba ang magandang job or ano yung gusto nyong i-feature ko sa susunod na video. Malapit ko na siya makuha, siguro bukas to. Kasi 160 points na lang yung kailangan ko. Pero sa ngayon is naka-build ako ng shooting star. Kasi, ayun, so bali, ito yung inumpisan ko eh. So bali, para hindi lang ako mag-reset. Pero, if may gusto kayong, or kung ano yung pinakamaraming comment na suggestion, ayun yung susundin ko para mabigyan kayo ng guides. So, ayun. Saka na rin yung mga builds. So, ngayon is patch notes lang. Then, ayun. So, pag meron kayong mga suggestion, just basta i-comment nyo lang. Then, lahat yan binabasa ko. And, ayun.
Shout out sa inyo sa lahat ng mga support nyo. Yun, so malapit na tayo mag-2K. And ayun, yun lang naman ang mga kailangan nyo tandaan dito sa World of Dragoness. So bali, sa mga nag-quit dyan, bumalik na kayo dahil gumagawa naman ng way yung mga developers ng Nexon. So, ayun. So, see you on my next video and kita-kits na lang sa laro. So, bago pala ulit, matapos to. And, ayun. So, kung naghahanap kayo ng logo maker or tigagawa ng logo, is contactin nyo lang tong person na to. And, ilalagay ko yung contact info niya dito sa baba. And, ayun. And, kung tatanong nyo libre, is syempre hindi siya libre. Pero, nasa inyo na kung magkano ibibigay nyo. Basta, ayun. So, comment, chat nyo na lang siya. And, ayun. So, bali, see you on my next video. So, bali, abangan nyo na lang yung giveaway pagka 2K subscriber na. So, ayun. Goodbye. Peace out.